Sound check, test mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At kung hindi ka pa subscriber sa ating YouTube account or sa ating channel, so pakipress lang po ito. It's free, ano? Tapos para ma-update ka at ma-notify sa mga bagong videos, dapat naka-click si all button. Ito, oh. Click all, no? Ayan, para palagi kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. So, right now, meron na po tayong first video. So, ito yun. Top trending stocks. So, it was uploaded 1 hour ago. Ayan. Tapos, ito yung video 2. Okay? So, ito yung video 1. Tapos, here. Okay? So, this video is the video 2. Okay? So, wala akong maisip na pwedeng term eh, no? Ayan. Kaya, ano na lang siya. Video 2 or part 2, ano? So, ito yung part 1. Tapos, ito naman part 2. Okay? So, para hindi kayo malito, guys, pwede punta lang kayo sa mga videos. Ayan, sa may videos tab. Oh, ayan na. Okay. Tapos, syempre, ayan, sa may community tab natin, wala pa akong post about sa mga stock requests. Pero, meron na po akong list ngayon. So, syempre, ano to, 12, no? 12 stocks. Ayan. So, siguro, mamaya, later, so, after kung ano to, ma-upload to, is mag-ano ko, magpo-post ako rito sa may, ano natin, community tab. Ayan, para naman, ma-i-ano ko kaya, ma-entertain ko yung mga stock na gusto nyong maisama natin sa next video, no? Ayan, so, don't forget to subscribe kung bago ka pa lang. And here, sa ating Instagram, so don't forget to follow my account. Ayan, Stock Play, no? So paka-search lang Stock Play. So let's start with nickel. Ayan, so ito yung una natin. So dito kay nickel, guys, kung papansinin natin, so it is ready for ano, no, for breakout. Okay, so nagre-ready. So bali, this part is parang buwelo, no? Ayan, kumbaga. So sa part na to kay nickel, bullish engulfing candle, no? So pagka sinabing bullish engulfing candle, yung last candle natin, so yung body na to is sinakop niya yung body nung previous candle. Ayan, oh. Diba sinakop nito? Si red candle, no? And sa part na to, guys, so kung siya ay magbe-breakout, ang next target price natin for nickel is dito, no? Sa 4.95 pesos. Dito, guys. Ayan, sa part na yan. Tapos, i-check natin kung meron tayong confluence sa ating trend line. If ever, no? If ever na meron tayong makikita, meron ba? So, i-check natin, no? So, based dito, parang meron nga. Ayan. Diba? So, we have series of touches, right? Pero, parang hindi naman din naumpog eh. Ayan. So, let's say na siya ay trend, no? Okay? Kahit hindi gaano definite yung ating trend line. Kasi, may week dito, tapos eto naman, hindi na-touch, no? Yung line. So, although kahit ganun, so, pwede na natin i-consider as trend, no?
or diagonal resistance. So we have first, tapos we have second, and series of third. So possible guys, kung si nickel is magbe-break out, ayan. So dito possible, ano? Okay, around here sa 4.7, ano? So let's say sa 4.7, so i-check natin kung merong harang sa part na to. 4.7 is here. So meron, ayun, no? May wick, no? May wick dito. Okay, around here sa 4.7. Ayun, so possible 'yun, ano? O, di ba? Ayan. Tapos support. So meron ba tayong support dito kay nickel? So i-check natin. Ayun, support. Nice. So based dito support 'yan, no? So we have here series of touches, no? So we have first, second, and third. Okay, so nag-bounce, no? Ayan. So tignan natin kung magbe-breakout dito sa may resistance to create a higher high, no? Ayan. So channel to, uptrend channel. Tapos sa moving average, 50 malayo, 100 malayo, 200 malayo. Okay? Malayo. Malayo siya. Malayo. Tapos kay cloud. Okay, so medyo on na rin 'to eh. Medyo hype na rin tong si nickel, ano? So super taas na nung cloud, no? So iba na yung ano niya, yung kanya trajectory, guys. O, di ba? So sabi nga natin si cloud pwede nating gawing ano niyan, trend line, ano? Ayan. So may example tayo. For example, here kay nickel. So this is the cloud, right? Ayan, o, pababa. So pagka nag-drawing tayo ng trend line, so syempre i-coconnect lang natin yung mga points na kung saan siya ito matama, no? So based dito, more likely, ayan, okay, series of touches sa may cloud, we have here 1, 2, 3, 4, 5, and breakout. Okay, so sa part na to, kung ikaw ay nakabili rito, okay, so based dito sa ating ano, no, sa ating observation sa cloud, so pagka nag-breakout yung price doon, nasambayan. Ayan. So from here sa breakout point or sa breakout area, tapos ko idadrag natin yung sa may taas, so ilang percent? 126%. Okay? So bali si ano, si cloud pwede nga natin gamitin, ano? So syempre i-backtest nyo muna kung talagang ano, kung talagang pwede, no? O, ayan eh, oh. O, diba nakakadalawa na tayo? Yung sa, diba? Ano yun? Sa previous video natin is nag-testing na tayo. O, ngayon, eto na yung pangalawa, no? Na-testing natin si nickel. Diba? Pwedeng trend line. Good. Ayan. Tapos sa moving averages, ay hindi, tapos na pala tayo dyan. Ano ba yan? Ayan. Tapos, KRSI, wala pa tayo sa may support. Ay hindi pala, nag-bounce na, no? Ayan, no? So, we have here, series of touches. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, okay, sa part na to kasi hindi pa nagtatouch dito eh. No? So, tignan natin. So, for this one, possible mag-retest. Dito.
Tapos kung hindi makakapanik, maybe ano, maybe babalik dito 'yan. Diyan. Oh, ayan. Okay. And sa ating MACD, lower low, bearish, no? Ayan, no? Lower low. Bearish, guys, no? Si Nickel. Base dito, ah. Okay? Base dito sa histogram. Pero take note, kung papansin ninyo, sa price action, iba'y sinasabi. Bounce to, okay? Sabi ng price action, magbabounce ako. O, ayun. So, nagbounce nga, no? So, this is very crucial, ano? Since siya ay wala pa namang higher high ulit. O, ayan. Still, ano pa rin to? Nasa resistance pa rin. O, ayan. So, sana masustain to para si histogram is mag-flip na, no? From lower low to higher low. No, yan. So, iba kasi sinasabi ng kanyang histogram. Okay? So, tingnan natin kung meron tayong confluence, no? Sa Lunes. And sa part na to, support is medyo malayo pa. Right? No, yan. So, sabi natin, cup with handle pattern to eh. So, breakout. Nice, oh. Diba? Super bullish, no? Si Nickel. Next natin, si Green. Yeah, so wait lang. Green. So medyo nangangati yung mata ko. Okay. So kay Green naman, guys, is nare-reject na siya. Okay, so based dito sa ating channel, ano? Sa ating uptrend channel, series of higher highs. So, we have first, high, higher high, higher high. Tapos, higher high. Okay, higher high din to. Okay. Looking good and right now is nare-reject siya. So, bakit? Kasi, trend to eh. Diba? Resistance to, guys. Ayan. So, syempre, ang support natin kay Green is saan? Okay? So, syempre, here. So, possible dito, no? Sa 2.52. Dito, guys, sa part na to. Tiyan. Ayan. So, tignan natin. Let's see. Kasi trend line to, yo. Trend line sa taas at baba. Channel, ano? Ayan. Tapos, ating moving average. Let's start with 50, 100, and 200. Okay? So, based dito, medyo malayo. At still, si Green ay bullish, no? Ayan. So, i-check natin kung mayroong divergence. Baka meron lang, no? Cloud. No, super taas ni. O, di ba? I-testing natin to ulit. Yung sinasabi nating trend line, guys, na? So, based dito sa ating cloud, so, sabi natin, pwedeng gamitin na trend, no? So, based dito, so, pagka nag-ano tayo, drawing is here. So, possible ito. Ayan. Okay. So, we have first touch, second touch, third touch, tapos breakout. Diba? So, kung nakabili ka sa breakout dito, kay Cloud, so, meron kang profit right now na 57%. Okay. Tapos, i-tweak pa natin, ano, kasi parang meron pa ditong trend, eh. So, yung second trend natin dito kay Green. So, possible dito, ano, ayan, no? Okay.
So based dito. Oh, ayan. Diba? So we have first, second, third touch, fourth touch, and breakout. Diba? Ayan. So pwede, no? Ayan. So parang okay naman siya, pero it's up to you kung paano mo siya ibabacktest. Right? So kung dito yun, no, ayan. So mas mataas, ano? 88%. Diba? Tapos sa moving averages natin, hindi, tapos na pala yan. Okay. So dito na tayo kay RSI. So yung pwede nyo ano yun, no? I-backtest nyo na lang. I-try nyo sa ibang mga stocks kung siya ba ay effective or hindi. Ayan. Tapos dito naman kay Green. So siya ay nasa support. Right. Ayan, no? Sa red box. So pagka hindi nag hold, syempre ang support na natin dito is here. Dito or dito sa ating trend line, ano? Kasi meron tayong trend line, eh. Di ba? So we have first, second, third, and possible fourth. O yan. So hintayin natin, no? Tapos dito kay MACD. Okay. So base dito nagko-converge na, no? So si MACD line is nag-flip na pababa. Tapos kay histogram, lower highs. Okay. So medyo ano na to, no? Nagkakaroon na ng sign of bearishness si Green. Okay. Since siya ay nasa resistance, no? Tapos sa volume, ayun. Ayun, no? So we have here a clear rejection. Right? Ayan. So ang support natin is nasaan? So syempre, dito. Dito, guys. Diyan. So next natin. At medyo mabagal tayo ngayon, ano? So Cebu. CEB. So dito naman kay CEB, we have here. So i-check muna natin, check. Breakout. Nice. Okay. So si CEB is breakout sa ating downtrend line since 2019, ano? Series of lower highs. High, lower high, lower high. Lower high, okay? Lower high, then breakout. Nice. So sa part na to, KCEB, kung titignan natin, spinning top, okay? Mahaba yung wick sa may taas at baba. So ang support natin dito is nasa 47.8 pesos. So para siyang may gap, meron ba? O yan, so wala naman, ano? O yan, so wala siyang gap. So, ang support natin dito sa... O yan. So, malapit dito sa may 48 pesos, ano? O, dyan. Dito, malapit dito, guys. Dyan. Tapos, yung resistance is... Okay, parang nare-reject dito, guys, oh. Dito sa part na to. O, dyan, sa 51.8 pesos. Okay? So, tignan natin kung mag-hold sa part na to, parang nag-hold siya rito, eh. Ayan, so tignan natin kung mag-re-retest upside na. Ayan, sa may 51.8. Ayan, spinning top, eh. So, possible reversal, no? So, anyways, tignan natin kung merong confirmation candle sa Monday, ano? Dito kay CEB since siya ay fresh breakout. So pagka fresh breakout, prone yan sa pullback, no?
So yun nga yun, support and resistance flip, no? Na tinatawag SNR flip. Okay? So pagka fresh breakout, fresh, then pull back. Okay? So pagka nag-hold, good yun, ano? Tapos bang. Yun na yung start nung kanyang next rally upside. So dito tingnan natin kay CEB, no? Kung magpe-play out. Ayan. So sa ating moving averages, 50, 100. So i-check lang natin, ano? Check, check, check. 200. Ayan. So nag-hold pa rin naman sa may taas nung 200 day moving average. Good. So sana mag-hold nga, ano? Ayan, kasi spinning top na eh. Tapos kay Cloud. Kay Cloud, so medyo pataas na yung kanyang trajectory, no? Nice. Ayan, no? Okay, so pataas na, guys. So sana masustain, no? Ayan. So si Cloud, kung titignan natin. Oh, ayan. So dito naman mahirap lagyan ng trend 'to, no? Kung ang pagbabasihan natin is si Cloud. So medyo ano siya, steep, no? Ayan, no. Pero anyways, meron 'yan. Meron at meron. Ayan, no. Oh, 'di ba? So dito medyo magulo, no. Ade, burahin natin. So we have first, ayun na, first, tapos second, then breakout. Breakout, guys. Diba? So pwede nga natin gamitin. So it's up to you kung paano mo siya idodrawing at i-interpret. Right? So pwede rin pahalang, no? O ayun, sa part na to. Diba? So next natin is So nabasag na yung ating trend line dito sa RSI. So right now parang medyo nanghihina na siya, no, since overbought. Okay, so tignan natin kung magpi-flip, no, sa may support. Ayan. And here kay MACD, higher highs, nice. Okay, so sana masustain. Sabi nga natin, spinning top. So sa volume, okay, wala tayong masasabi rito kasi talagang ano eh. Meron siyang demand right now, ano? Ayan, so ewan ko lang pagka binuhusan na yan. So ang support natin, syempre yung previous top, no? So ito yun. Ayan, so tingnan natin. Ayan. Tapos dito rin, possible. Ayan. Okay, para ano tayo, no? Para safe. Ayan, so i-consider din natin to. So next natin si HLCM. 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 Ayan. Yung mga mahilig dyan sa may semento, no? So, eto na. This is it. So, ang papansin natin kay HLCM, siya ay nasa resistance right now. Ayan, no? Diba, rejection, guys? Series of touches. We have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, since siya ay nasa resistance, if ever na di siya makakapanik, so ang support natin for this one is here. Ayan, so dito, no? Okay, so parang meron dito, guys. Oh, ayan. Alright, so dito. Sa 7 pesos, ano? Or sa may 7.05 pesos.
Ayan. So, kundi lang naman makakapanik. So, pagka naman nakapanik, guys, ang next target price natin dito is, so, possible, eto, no? Or here, sa part na to. Ayan. So, dito, possible. Medyo-medyo, no? Sa 7.65. Ayan. 7.65 pesos. Tapos, meron tayo ditong naispatan na parang symmetrical triangle pattern. Tapos, nag-breakout na rin, guys. Okay. So, kung susukatin natin. So, ang target price natin for HLCM is 8.15, ano? Okay. So, pwede nating edges ng konti. Ayan. So, basta malapit dun, ano? Sa may 8.17. Ayan. So, based dito sa may symmetrical triangle pattern natin. Pero, ito kasi guys, pwede rin natin interpret as cup with handle. Okay? So, pwede rin eh. Pero, ayan. Kahit ano pa man yan, siya ay sideways kasi, no? So, pagka nagsa-sideways na yung isang stock, so, possible, malapit na siyang mag-reversal na. Ayan. Hinihingal ako, pero di naman ako tumatakbo. Ayan. Next natin, okay, si moving average, 50, malayo, 100, malayo, 200, mas malayo. So, sa part na to, wala pa tayong retest dito kay 200 day moving average. Ayan. So, still bearish pa rin to, no? Bakit? Wala pa siya sa may taas ng 200 day moving average. Ayan. Simple, no? Tapos, kay cloud. So, medyo trending na to. Okay. So, bakit natin nasabi? Kasi yun. Si cloud, yung kanyang trajectory is taas na. Okay? Tapos, kung iche-check natin to, okay, pagka nag-drawing tayo dito ng ating trend, okay, base a cloud, ah. Base a cloud, ayan, so dito pa lang, breakout na, no? Around here sa 5.7. So, kung nakabili ka dyan, ang profit mo is nasa 30%. Not bad kasi nag-i-start pa lang to, no? Na makarecover. Ayan. And sa kanyang RSI, okay, so medyo not looking good na to, no? So, siya ay overbought. Overbought na. Tapos, okay, kay MACD. So, still in ano pa rin, ano? Intact pa rin. So, pataas yung kanyang volume. Nice. And kay OBV, which check natin. So, nag-breakout na. Okay. So, very interesting to guys, no? We have here a breakout. Okay, so breakout na guys, no? Good. Nice. So, possible, ano to, no? Parang double bottom na rin siya. Ayan, double bottom pattern, no? Nice. Next natin si APVI. APVI. Ayan. So, dito naman kay APVI. So, i-check natin kung ano yung nangyari kanina. Ayan. So, still hindi pa rin makapanik. Okay. So, sideways. Tapos, di makapanik. So, syempre, ang support is nasa 12.3 pesos, no? 12.3 pesos. Dito kay APVI. Kasi hindi makapanik, oh. Diba? Ayan, so, tingnan natin kung masusustain yan, ano?
yung kanya pag-retest dito sa kanyang resistance. Ayan. Di makapanik din eh. Pero kung titignan kasi natin, ayan, pagka manifest. Okay, parang support din, ano? Ayan, no? Diba? So, let's say, siya ay resistance na lang, no? Ayan. Let's say, no, na siya ay resistance na lang. So, syempre, ang pinaka-evident na support dito kay APVI is eto nga. Si 12.3 something, ano? Ayan. So, basta malapit dito. Dito, guys, sa may rectangle na to, ano? Ayan. And sa moving averages, wala tayong makikita rito. Ayun, so meron pala, no, si 50. Tingnan natin si 100 kung meron. Wala. 200 mas pala yan. Ayan. Tapos dito, ayan na. So hindi na nag-hold sa may support and series of lower high, high, lower high. So tingnan natin yan. Okay. So, ang next support is medyo malayo na, no? Dito, guys. Support. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay MACD. So, we have here the bearish crossover. Tapos, kay histogram lower lows. Okay. Not a good sign. Right. Ayan. So, hirap siyang makapanik. Hirap makapanik, guys. Tapos, volume, still sideways, and siya ay nasa support right now, ano? Ayan, no? So, pagka hindi nag-hold, yun lang. Medyo maghahabol to sa may support niya, ano? Ayan. Okay, so medyo malayo. So, sa part na to, parang triple tap na siya. 1, 2, and 3. Okay, 3 taps, no? So, pagka nga hindi nag-hold, boom. So, expect na natin sa APVI is malalaglag yan. Next natin, si Converge. Okay, so medyo inaantok na ako. Inaantok na ako. Okay, alright. So, dito naman parang nice. Okay, good. So, sa part kasi na to, okay, nag-retest na dito eh. So, very exact, no? Yung ating target price is na-reach na. Si all-time high. Sa 16.8. Okay, so na-reach na, no? Ayan, no? Pinch off, guys. And siya ay nagpo-pull back right now. Ayan. So, nag-iipon lang to ng lakas, ano? Possible. So, sana this part, okay, sa part na to ni Converge is nag-iipon lang siya ng lakas. Ayan. So, we have here the rejection eh. O, tapos, parang ano na siya, no? Shooting star na bearish harami, ano? Candle. Ayan. So, tingnan natin. Support. Medyo hindi definite yung support dito kasi puro green eh. Okay, wala tayong makitang pagdodrawingan, ano? Ayan, so mag-base na lang tayo sa Fibonacci. So, from swing low to swing high, you know? Swing low to swing high. So, ang ating swing low dito is here. And yung swing high, eto yun. Yung top, no? Tapos gamitan natin ng Fibonacci retracement tool. So from swing low to swing high dito. So ang ating support is 16.6 pesos. Next is 16.4. Next natin is 16.27. And yung fourth support is 16.12, no? Ayan. So, dito sa 0.618. So, ito kasi, si
si 0.618 is tinatawag yung na golden packet. Okay? Or golden ratio, no? Golden packet or golden ratio. So minsan ang ginagawa nila is nag-a-adjust sila diyan. From 0.618 to 0.65. Okay? So yung minsan ganun yung ginagawa. Yung ibang mga trader, tinutweak nila to, no? Si 618. Ayan. So let's see na lang, ano? At na-hit na nga yung ating target profit based dito sa may symmetrical triangle pattern natin. Tapos balik tayo sa daily chart. Okay, so wala pa tayong ganun makikita rito eh. So ang clear lang is eto. Si volume, ano? Nag-breakout guys sa all-time high niya. Nice. Bullish, no? So yun nga lang, nagpo-pull back. Bakit? Kasi na-hit na yung ating all-time high, no? Ayan. Siyempre, ako main yun, kung nakabili ko, tapos makikita ko andun na sa itok-tok. So siyempre, magbebenta na ako nun. Okay? So yun kasi yung normal na emotion ng mga traders, no? Okay, pagka na-hit na yung itok-tok, so medyo, oops, benta muna, ano? Pero yung iba syempre, pagka wala talagang alam, or sabihin natin ng newbie pa lang, ano? So syempre, magiging greedy yun. So minsan kasi, kahit matagal na tayo sa stock market, sa trading, still, nagiging greed tayo, no? Nagiging greedy, guys. Di ba? So, profit na ng 100%. Okay, ayoko pang magbenta kasi alam po, tataas pa ito eh. Di ba? Ganun tayo eh. No? So, pinipilit natin yung ating sarili. Okay? So, with emotion yung ating pag-trade, no? So, dapat wala kang emotion. Mahirap kasi, 'di ba? Mahirap. So dapat talaga naka-stick ka sa may plano mo. Ayan. Next natin is Converge tapos DNL. Ayan. So check natin tong si DNL. So right now, guys. So we have here the breakout. So saan nag-breakout? Siyempre, sa ating downtrend line since January 2019. So this is a good sign, no, for DNL. So sa part na to, okay, nag-iipon ng lakas, right, and ready na to take off. Ayan, so possible, ano, this is hammer candle. Ayan. So, nag-iipon lang ito ng lakas para makabuelo, no? So, ayan. So, sa ating moving averages, 50, malayo, 100, 200. So, ayan. So, start na to, no? Golden cross na, guys, eh. So, tapos, nag-hold dito sa may downtrend line. Nice. Very nice, no? So dito syempre okay. Nag-breakout na sa may possible accumulation phase niya, no? Right here. Ayun, na sideways eh. Tapos breakout. So sa ating RSI, kung titingnan natin, okay, suburahin na natin. So na-hit na 'yung ating trend line. Okay, kaya siya nag-sell off, no? Sell off. So, sa part na to, nagkikreate naman siya ng lower highs, no? High, lower high, lower high. Not looking good pagka ganyan, ano? Lower highs. Delicates. Pero, okay, so sabi nga natin, hanggat may demand, so syempre, may invalidate yung ating mga indicators. And syempre, mas malakas or
mas valid kung sa price action tayo titingin. Kung ano yung talagang galawan niya sa price action. Katulad nga na to, so sa part na to kasi, more likely siya itataas, ano, kasi hammer candle eh. Okay, pinupush ng mga bulls upside yung price, ano. So nakikipaglaban sila sa mga bears. And here, okay, so dito naman, nagkikreate naman ng lower highs. So iba yung sinasabi, no, magkaiba. Right? So tignan natin, no. Ayan eh. So parang ano pa nga, parang divergence pattern pa nga. Kung titingnan natin, higher high dito, high tas higher high. Tapos dito lower high. So anyways, tignan natin, pero mukha naman siyang bullish, ano? And kasi nag-hold eh. So as long as na ano siya, nag-hold sa may taas ng trend line natin, bullish to, no? Possible, no? So sa part na to, right here. So wala pa rin tayong breakout. Right here. So ayan, so retest pa lang meron tayo, no, retest. Ayan. Tapos MACD medyo not looking good, lower highs. Okay, take note, lower highs. So tingnan natin kung siya ay aangat, no? No, ayan eh, nag-hold pa rin dito sa may taas nung downtrend line eh. So next natin is Home. So wait, check muna natin yung oras. 42. So based naman dito kay Home, okay. So siya ay nare-reject, ano? So ang support natin dito kay All Home is here sa 7.5 pesos, no? Strong support, bakit? Series of touches, we have 1, series of 2, series of 3, and 4. Breakout and possible. Ayan, no? Pullback. And kung papansinin natin to, sideways pa siya right now, no? So once guys na mag-breakout to dito sa 8.2, so this is the start. Ayan, kasi sideways na siya guys. Sideways, tapos pa-up na yung kanyang trend, no? So kung gagamitin natin si Cloud as trend line, okay, so base dito, possible here. Or here, no? So parang hindi convincing kasi ito eh. Ayan. Ayan, so dito pwede. Right here. Ayan. So dito ka nakabili guys, dito sa part na to. Dito. Oh, ayan, 31%, no? Or sabihin na natin 32%. Well, so medyo maganda rin, ano? So yun nga lang, medyo mahirap i-identify yung mga ano niya, no? Yung mga points niya. Ayan. So tingnan natin kung magbe-breakout. Tapos dito, okay, tap out. Double tap eh. Oh. Okay, so nagmaterialize. Double tap. And sa ating MACD, oops. Okay, so medyo ano to, no? Medyo alanganin tong si Home. Bakit? O yan, so nagko-converge na si blue line sa red line. Okay, so delegates. Tapos, sa ating histogram, series of lower highs. Ayan. So, tingnan natin, no? Support,
Okay, so malayo yung support na to, no, dito guys, around here. Support. Save natin, tapos yung next ay CC. So i-check naman natin to CC. Medyo inaantok na ako, guys. Okay. Baka magsalita na naman ako ng natutulog. So okay, CC naman. Okay, so last part na to, guys. Including si ano, ayan. So nag-go hold, guys, no? So very exact yung ating nasabi. So nag-retest nga dito, okay, sa ating trend line sa 5.4, no? Tapos spinning top. So possible this one is reversal. If take note, ano, if mag-hold dito sa may trend line natin. Okay? So possible kung siya ay mag-hold dito, magba-bounce na 'yan. Sa 6 pesos. Okay, malapit dito, guys. Ngayon kasi ano 'to, eh, trend line niya, no? Trend is our friend, guys, no? Kaya dapat kung may trend is, o di syempre sasabayan mo lang, no? Ayan. So let's see right here. Tapos oops, wait lang. Moving averages 50, 100, 200, okay? Still intact pa naman din, ano? Still intact pa rin yung mga moving averages. Tapos sa RSI is nasa support na siya. Nasa support, double bottom, ano, possible kung mag-hold then bounce, syempre pataas. So pagka hindi naman nag-hold at binuhusan, boom, dito yung pupunta, no? Ayan, so malapit dito sa 43. Tapos key MACD lower lows, not looking good. Okay, tapos dito naman lower highs, bearish, no? High, lower high, then lower high. So tingnan na lang natin. Tapos yung next natin ay si fruit. Okay, so last three bigla akong inantok. bigla akong inantok. So sa part na to, wow. So from here tapos hanggang dito sa dulo ng week, 10%, no? Nice. Tapos siya ay nare-reject right now since this part, this price is resistance. Ayan. So hirap siya rito sa 1.5, no? 1.55. Ayan. Kasi resistance yan, eh. Diba? O kaya maganda, okay, pag magdodrawing kayo ng ano, ng mga trend lines, ganun, dapat makikita nyo muna yung kanyang overall picture, no? Or yung tinatawag natin na big picture or macro view, kumbaga. So sa part na to, ang support natin is nasa 1.45. Ayan. Kasi ano to, eh, parang symmetrical triangle pattern, eh, no? Pero kung itutweak natin to, meron din, ano, pwede. Ayan, parang trend line din, eh, oh. Diba? Sell up, bounce, sell up, bounce, sell up, then bounce, sell up, then breakout. Okay, para siyang channel, ano, downtrend channel, guys. So let's see. Ayan. So nag-i-start pa lang yung ano dito, FOMO. Tapos sa moving averages 50, 100, 200. Okay, so nag-hold. Good, ano? Nag-hold dun sa may taas ng 200 day moving average. Okay, tapos kay RSI naman, overbought na ulit. So tingnan natin. And kay MACD, higher high na. Nice.
higher high guys, no, sa histogram. Tapos kay OBV, kung titingnan natin, wala pa namang talagang red breakout dito, no, since hindi pa nababasag yung ating eto si ituktok. Okay, so hindi pa nababasag. Ah, di ba? Bigla akong napopose, ano? Kasi nga inaantok ako eh. Ayan. Ay nako. So next natin si fruit, okay, tech. Naantok ako. So anyways, tapusin natin. Last two naman na eh. Okay. So dito naman kay Tech is still, so wait lang. Okay, so sideways pa rin right now, ano. So pa-bounce-bounce lang siya. And siya ay nag-retest na dito, ano. Okay, malapit sa kanyang resistance. Dito sa 6.95, no? Then yung ating support for your tech is 6.35. Ayan, series of touches eh. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So kung magpo-pullback possible, dito nga, right here sa may red box, no? Tapos ating moving averages, 50, okay, 100, 200. Ayan, so tingnan natin kung magbe-breakout to, no? Sa 200 day moving average. O, ayan, kasi na-hit na yun. Na-hit na, guys. This is very crucial kay Tech. Right? Tapos cloud. Cloud. So, still, ganun pa rin. Sideways pa rin. So, tingnan natin kung siya ay okay. Mag-i-start ng mag, ano, no? Mag, uptrend. Or magkaroon ng price discovery. O, ayan. So, wala pa naman. Wala pa nagbabadya. Safe na safe, no? Doon tayo sa safe, guys. Okay, mahirap na. Tapos okay, so talaga inaantok na ako. Alright, so nagbounce dito sa may support, pero still lower highs pa rin yan, ano? High, lower high. So tingnan natin kung magre-retest dyan or ipupush upside, no? Pataas si Tech. So sa part na to kay MACD, lower highs, ayun, no? Right, lower highs kay histogram and kay volume. So nag-breakout, tapos we have here the throwback. Nice. Then here, so right now siya ay nasa ano ba to? Resistance, ano? So pagka nag-breakout, so ang next resistance natin dito is here. Ayan. So ano pala to, ano, fresh breakout sa kanyang volume. Very nice. Ayan, no. We have here breakout, then throwback, then boom. Okay? Rally upside. Nice. So last natin si Now. Ayan. Ayan. So bukas ulit meron po tayo, no. Don't forget to check palagi yung inyong mga YouTube account, kasi magno-notify yan kung mayroon tayong bagong labas na video, no? So anyways, salamat sa inyong support sa ating channel. Okay, so based dito guys, kung papansin ninyo, this part is what? What do you think? Okay, so parang ano, no?
Para siyang so magbilang tayo. We have here. Okay, so possible lang na. So we have 1 2 1 2 3 4 5. So possible 5 eh. 1 2 3 4 then 5. Okay? So tingnan natin ano. Ayan, parang ganyan yung ano eh. Yung kanyang itsura, no? Fifth wave tapos na. Pero still okay, possible pa rin naman na ma-extend to. Yung kanyang ano, no? Foam wave na tinatawag. Ayan. So dito okay, so nagke-create siya ng lower highs. High, lower, high. Lower high, lower high, lower high, ta sideways right now, no? So sa part na to, double bottom, first bottom and second bottom. Okay, so pagka nag-breakout guys ating resistance, so good to, no? Bullish kasi magkikreate siya ng higher high prior sa kanyang first bottom. No, ayan. So yung ating resistance dito is malapit here sa 4.7 ano pesos. Ayan. So tingnan natin ano. So let's see, wait lang. So tingnan natin, meron ba tayong nakikita dito? So possible din kasi ano 'to, bull flag eh. Oh. 'Di ba? So eto yung ating pole tapos eto yung plug, di ba? Bull plug, no? Ayan, so tignan natin, let's see kung siya ay mabavalidate bull plug pattern. Okay, so tignan natin, let's see. Ayan. Tapos dito naman KRSI, so we have here breakout. Nice. Very nice, no? So bakit very nice? Ayan. Let me discuss. Ayan. So we have here lower high, lower high, lower high, lower high, breakout, throwback, then bounce, right? Tapos nag-create ng higher low and higher high. This is bullish, no? So sa part na to, boom. Boom breakout, no? Ayan, no? So nag-breakout na siya. Nag-create na siya ng higher high. Okay? This is a good sign kay RSI. So sa MACD naman, good sign din. Bakit? So kung papansin ninyo, guys, here sa part na to is nagko-converge, no? So naglalapit na si blue line at si red line. Tapos kay histogram higher lows. Ayan, so sana ma-sustain ano. Mukhang medyo malaki ang ano na to. Upside na. So dito double bottom. Right, ayan no. So we have first and second bottom. So dapat siya ay mag-breakout dito sa kanyang resistance around here. Ayan. Double bottom na. Ayan. So tingnan natin. Tapos ang moving averages niya 50. Okay, support doon 100, 200. Still intact pa rin ano? NK cloud. Okay. So pabalik na sa may taas ng cloud. This is very huge pagka nakapanik dito sa ating resistance. So I think tapos na tayo sa ating part 2 sa ating video 2 ano for this weekend. So sana meron po ako na impart na
mga ano no, ng mga style sa trading. So salamat po sa inyong pakikinig. See you sa next video tomorrow yun ano. Bye bye.